Ayan. O mga kaibigan, alam ko may trending ngayon na torque drive issue, yung bearing sa mga click, pag-usapan natin. So ayan, napakarami ngayong nagagalit dahil sa mga issue ng bearing sa torque drive. At meron atang nakapagbigay ng isang opinion patungkol po sa mga bearings. So anyway mga kaibigan, pag-usapan natin yung issue na yon. Tapos silipin natin, no? Kasi sa totoo lang, yes, meron tayong mga dapat po i-consider bago tayo magbitaw ng salita. So mapapansin nyo, no, yung testing nung nakita ko sa video is patras. Ano yan? Ganun din? Okay, so anyway, ito si Mamen. May nakabukas dito. Akin na, tingnan ko yan. Ito trending ngayon to eh. So mga kaibigan, yung sinasabi nila ngayon sa Facebook na maingay na bearing, ito po yun. Kung makikita nyo yung needle bearing dyan, yan po yun at saka yung bearing doon sa loob. Madalas mga kaibigan, nagkakamali lang po tayo sa analogy, ano? Kasi meron pong mga lumabas na mga video na kapag kainatras po yung gulong is maingay. Totoo po yun, iingay. Kasi po yung tawag nito, yung ikot ng bearing nito is puro naman talaga paharap. Pero kapag ka umiingay talaga, kapag ka po halimbawa, inikot yung gulong, harap likod, umiingay, eto po talagang bearing na to yung nagkakaproblema. Totoo po yun, ha? Pero kung sa usapan pong madali masira o mabilis masira yung nakakabit, hindi po natin masasabi yun dahil wala tayong statistics. Ngayon mga kaibigan, eto, pakita ko lang sa inyo, no? Ang isa sa mga dahilan kung bakit po madaling masira ang bearing na to, pati yung bearing dito sa may harapan, is dahil po sa texture nitong shafting. So kung mapapansin nyo po mga kaibigan, yung shafting po nito, yan, gaya po niya, no? Meron siyang mga traces ng uka. So kaya kahit anong palit minsan ng mga tao, ng mga mekaniko, is hindi po tumitino yung ingay ng bearing ng torque drive. At mas madali po itong nasisira. So kung usapang original at fake, okay, at Yamaha daw ang gagamitin dahil original daw yung sa Yamaha, well, pagdating po sa punto na yan, hindi po tayo makakapag-agree ng basta-basta. So lahat po ng original OEM ng Honda at saka ng Yamaha, iisa lang po ang kanilang supplier. Yan po yung totoo doon. Anyway mga kaibigan, kung nakikita nyo to, INA, ito po ay galing Indonesia. Okay, INA, Indonesian market, pero made in China. Okay, so yan po, makikita nyo po, yan, may marking po yan dyan, INA, tapos China. Madalas po kasi ng mga Indonesian market na bearings is may nakalagay na INA. Tapos po yung nakalagay na China doon is malamang po sa malamang made in China po yung original. So mga kaibigan, ayan, literal po na eksaktong ano po, no, ebidensya. Ngayon, huwag niyo pong kakalimutan yung binanggit ko kanina. Kapag po nasisira yung mga bearing ng torque drive nyo ay dahil po yun madalas dito. So kapag ka nauka po ito or napabayaan sa grasa, nangyayari po ay nagkakaroon siya ng damages. Okay, so ngayon, lipat naman tayo dito sa mga torque drive na aftermarket para makita natin ang actual. So, ano, dalawang click ang ginagawa dito. Mahirap talaga ngayon yung sitwasyon. Masyado ng maraming information na lumalabas. So, anyway, may nakita din akong post na sabi daw is local daw kasi yung kinakabit na bearing ng isang shop. Actually, hindi natin basta-basta ma-identify yan ngayon, ano? Kasi sa sobrang dami nang lumalabas. So ngayon eto mga kaibigan, meron ako dito ng torque drive ni Pete's Bike. Ang bearing po nito ay parehas lang po ng tawag nito, ng click. So ayan, so pwede nyo pong gamitin yan. So nakalagay dito is NBK. Ito po ay Taiwan. Galing po itong Taiwan na torque drive, pero ang gamit na bearing dito is China din po yata ito. Iko-confirm natin, ano. But anyway mga kaibigan, yung nabibili nyo ng mga torque drive, matitibay naman po yung performance. Gaya nito, tinesting natin ito sa dyno kahapon, nakakuha tayo ng magandang resulta. Now with regards po sa mga bearing na nababanggit, ako ang pinaka mabibigay ko lang po na opinion doon is, unang-una mga kaibigan, halos majority po ngayon is assembled na po sa China. So hindi na po malaking issue yung
tawag nito, mga bearings. Ngayon yung kay Honda naman, sa totoo lang, wala pa ako experience na pangit yung original ng Honda. Okay? So, sa mga nakaklik dyan, huwag po kayong mag-alala dahil ang ginagamit ko pa rin po naman hanggang ngayon ng mga bearing is original na Honda sa mga click. Yun nga lang po, tinitingnan ko ng maigi yung shafting na binanggit ko kanina. Kasi madalas po, kahit magpakailang palit kayo ng bearing, dahil po dun sa shafting na may uka, hindi po tumatagal yung nilalagay nyo. So ayun mga kaibigan, ano, kinukompleto ko lang yung detalye. Tama po yung iba nakita ko dun sa way ng pag-diagnose, sa way ng pagtingin kung ano ang pag-troubleshoot, kung ano yung dapat na palitan yung bearing. Yes, tama po yun. Kapag ka po umingay, pinaikot nyo yung gulong, umingay na po yung tunog dun sa may bandang torque drive, may problema na po ang mga bearings nun. So, pwede nyo pong palitan. However, ang kulang lang po dun sa detalye na yon is dapat po tignan natin yung pinaka-shafting kung may uka na. Kapag may uka na po, ang pinaka-magandang gawin po dun ay lihahin nyo ng pinong-pino na mawala yung mga kinakabitan po o nakakagatan ng bearings. Okay? So, ayan mga kaibigan, ano? No hate tayo. Yung nakita ko lang talaga ng mga comment. Huwag niyo naman i-bash si Bossing kasi hindi naman po mali yung sinabi niya doon. Tama naman po yun. Yun nga lang po pagdating po doon sa OEM, original na bearings. Ang original na bearing po ni Honda tsaka ni Yamaha ay isa lang po ang supplier. Hindi po ako magkakamali sa punto na yun dahil pinagtabi ko na po dati yung nabili kong pang Honda tas nabili kong pang Yamaha. Ngayon po, hindi ko alam kung meron pa pong nakakalusot na halos kamukhang kamukha po ng original na packaging. So, dapat po mag-ingat na lang po tayo or maniguro na lang po tayo na bumili tayo ng mga pyesa dun po sa authorized talaga na service center or spare parts dealer. Okay, so mga kaibigan, once again, this is Grismo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Shoutout po sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga followers natin, ang mga mekaniko all over the Philippines. Pasensya na po kayo, medyo not feeling well tayo ngayon. Kaya medyo kinakapos tayo ng hininga. Medyo ano eh, ang matindi ang panahon dito sa amin sa Bicol. Ayan mga kaibigan, thank you very much. And as usual, peace.